Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel, ang inyong Popstar Beki, JC. Muli na namang aarangkada at rarampa sa inyong kusina. Diba? Feel na feel ko ang opening spills ko, mga mare, diba? So wait, isa pang tanong. Fresh ka pa ba? Okay, so today, i-share ko sa inyo ang aking recipe at ang ating bida ay ang inyong kumaring saba mackerel. So for sure, alam ko, familiar naman kayo dito ng lahat, diba? Tulad nating lahat, nakakasawa ng paulit-ulit na ulam, diba? Karne, isda, o ano pa man yan, kung ano pa man yan, dai. Maiba naman tayo, lagyan lang natin ng twist si ating kumaring saba mackerel. So, eto na nga, sisimulan na nga natin ang ating pagluluto. So, ang unang-unang main ingredients natin na kakailanganin natin ay ang ating onion. Followed by our garlic. Susundan naman ito ng ating tomatoes. In-slice ko na siya. Bahala na kayo kung anong gusto nyong slice. Pang-apat, carrots. Diba? Pula-pula. Iba-iba yung iniisip mo, mare, hindi yan yun. Red bell pepper. Mas okay sana kung meron tayong green, pero naubusan tayo ng green bell pepper. Okay sana siya kung combination. Pero okay pa rin naman kahit na ano. And then, ang ating celery. Meron siyang kinadgad at meron din siyang dahon. Depende sa'yo. Actually, itong recipe na to, pwede ka pa maglagay ng repolyo. Pero depende sa'yo, pwede ka maglagay ng pechay, bagyo beans, and everything na kung ano man ang gusto mo. So, simulan na natin ang pagluluto, di ba? So, una, i-preheat natin ang ating pan, ang ating frying pan. And then, lagyan natin siya ng ating cooking oil. Not too much, again ha, hindi siya sobrang dami. Kailangan yung sapat lang. Okay na yan, that's it. Maluto lang yung mga ingredients natin. Okay? So, ganyan. Eme, hanggang ihampas nyo sa kaaway nyo, charing. Hanggang sa ihampas nyo sa, ano, sa kapitbahay nyo, etsera. So, eme lang. So, joke lang. So, hintayin natin mamainit yung ating frying pan. So, ilagay na natin ang ating kumaring onion. So, make it sure na, ano ha, na mainit. So, ayan. So, naka-high heat tayo. Yung onion ko nga pala, ito, isa lang to. Pero depende na rin sa cut nyo. Bahala na kayo kung gusto nyo ganito din siya katino o hindi. Kanya-kanyang trip, mare. Followed by ang ating garlic. Minced garlic. Depende sa iyo kung anong nasing gusto mo ng cut ng garlic mo. It depends on you. So, ayan. Nga pala, mare, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nanood ng in-upload kong video kung paano maghiwa ng carrots. Thank you so much sa lahat ng mga sumuporta. Maraming salamat. Pero, balita ko, hindi in-skip nyo yung mga ads. Mga bakla kayo. Wag nyo i-skip yung ads, mare, para hindi ano, para makabili tayo ng mga bagong ano, kagamitan. Eme lang. So, sunod natin ang ating tomatoes na kinat ko. Depende kung anong gusto nyong klaseng cut. Bala, bahala na kayo kung anong trick nyo. Basta kamatis, yun na yun, sis. Ilagay mo. So, yan. Dalawang kamatis yan, mare, ha? Baka makalimutan. Itong nga pala itong dish na to, sarili ko itong dish ha, yung isi-share ko sa inyo, hindi ko ito kinuha kung saan. Akong gumawa nito. Wala makiklaim, mare, isi-share ko lang sa inyo ha, huwag kang bisyosa. Baka sabihin mo, dish mo to. Char! Ayan lang. So, ayan. Hintayin natin mag, ano, si tomatoes.
maluto si kamatis. Actually, matagal ko na itong recipe na to. Kasi diba, anong ginagawa ng mga ano natin, ng mga delata natin, nakatago lang naman. So, naisipan kong, kung yun lang at yun lang din, nakakasawa. So, naisipan kong gawan siya ng kakaibang twist. Nalagyan ko siya ng twist. Nakakaibang ng sarili kong version. Para at the same time, habang kumakain ka ng mackerel, nakalagay dyan, natural oil. Yung totoo, natural oil ba talaga yan? Tapos salted added. So, hindi siya, aminin natin, hindi maganda sa health. Diba? So, maganda pa rin yung may kasama pa rin. Kumakain tayo ng, ng masarap. At the same time, kumakain tayo ng healthy, diba? Ito naman, carrots. So, lagay natin si carrots. So, ayan. Alam nyo, kulang pa yung mantika, pero I think depende na sa inyo kung magdadagdag pa kayo o hindi. Pero ako, I think this one is enough na. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Yan. Sunod na natin, Mari, yung ating bell pepper. Maganda sana kung meron tayong green and red bell pepper. Pero kasi nga, kinulang tayo. So, kailangan natin mag-adjust. Pero this one is enough na. Oo nga pala, bago natin makalimutan, syempre, kailangan natin ng ating isa pang ang inyong kaibigan, ang pepper. Take note, hindi yung paminta mong friend, ha? Char! So, ayan. For sure, magugustuhan nito mga mare, itong ginawa kong recipe na to. Kasi, sobrang healthy nito, at mabibigyan nyo ng kakaibang klaseng flavor yung ating mackerel. Hindi lang just an ordinary mackerel, di ba? So, ayan. I think kailangan pa natin lagyan ng konting oil. Di ba? Ibido natin si oil. Ang ating lalagyan ng ating tube o nabili natin yan sa Lazada. Comment down below kung gusto niyo i-share ko kung saan ko nabili yung mga ano ko. Bili nyo ko i-share yung link. Okay. So, since medyo okay-okay na siya, isali na natin ang yung ating saba. Diba? So, sobrang perfect nito sis. Dahan-dahan kayo sa pag-open ng can. Kasi, actually, pwede nyo siyang lagyan ng mashroom. It depends on you kung anong gusto mo. Pero masarap din to kung nalagyan mo ng mashroom. May ligaw ko sa mashroom, pero sabi ko nga, masyadong magastos, mare. Hindi naman kayo nanonood. Nag-skip naman kayo ng ads. Guys, please, hindi naman kayo mag-skip ng ads. Para more recipe pa yung mag-share natin, di ba? So, ayan, di ba nakita nyo kung gaano kasarap? Makikita nyo kung gaano ka-yummy. Gaano ka-flavorful, gaano ka-colorful yung isang simpleng mackerel saba, di ba? Imagine mo, nagawa natin ng paraan paano maging isang malinamnam. Diba? Hindi na ako maglalagay ng kahit na anong pampalasa or seasonings. Ang inalagay ko lang dyan, isang ating pepper. Kasi pag nilagyan natin ito ng celery, mag-a-add na ito ng kakaibang lasa na sobrang malinamnam sa sobrang sarap na lasa. Pag na-add mo ng lahat yan. So ilagay na natin yung ating celery. Yung celery, pwedeng dice. Pwede ding dahon. Bahala ka na ko ng trip mo. Haba ko kasi yung isang camera. Yung camera. Sorry. So yan. Hintayin nyo lang siyang mag-simmer. Tama ba? Kumuluday yung arte.
So, yan. Perfect na perfect yan, Mare. For sure, sobrang magugustuhan yan ng pamilya mo dahil ako nagustuhan nila, Dai. Sabi ko sa'yo, hindi mo pala sisisihan. Nakita mo palang, oh, tsura palang. Oh my God, it's so yummy. And then, of course, lagyan natin siya ng pepper. Bakla, baka iba na iisip mo. Tsa! Ang dumi na utak mo, sis. Tsa! Eme lang. Hanggang pagkain, ha? Tsa! Ang hirap kasi ng ganito, sis. So, yan. Then, ihalo-halo nyo lang, sis. And again, guys, there you have it. Ang inyong Mackerel Sabah special is already done. So, ipi-plating na lang natin. Bahala na kayo kung ano man ang gusto nyong klaseng plating or what. Tapos na siya. Again, guys, please do not forget to subscribe to my YouTube channel, to follow me in my social media account. Secret muna, pero ipopost ko, i-reveal ko soon. And then, paki-like, share, and please not forget to click the bell button para lagi kayong manonotify kapag may mga bago akong post na mga videos. Again, thank you so much. Maraming salamat ulit. Bye! Thank you!